What's up, guys, amigos and amigas? It's your boy Poloy, and welcome to my channel. That's right. So, before anything else, guys, I wanna say thank you sa lahat ng sumuporta at sa lahat na nag-subscribe sa channel natin since day one. Ayun, so maraming salamat po sa inyo lahat. And patuloy lang tayong sumuporta. And by the way, guys, I have already launched yung membership ng channel ko. So, kung gusto nyo check, try nyo lang, tingnan, and check out kung ano yung mga perks doon sa membership channel. Alright, so try lang. So, medyo natagalan gumawa ng video kasi medyo na-busy. Though, nag-upload naman ako ng mga, yung cooking video. So, mga tips paano magluto, mga ganon. So, you can check my channel para doon. But, ngayon medyo natagalan gumawa ng vlog na ganito. Since medyo na-busy nga sa work and a lot of things happen, yun. But today, since ito yung pinaka-inaabangan ko or excited akong ilabas na yung trailer ng Spider-Man 3 or yung No Way Home, which is sobrang tagal na naabangan to. And finally, nilabas na nila yung official trailer. So I'll be magre-react na ako or mga points dun sa trailer ng nilabas ng Spider-Man. Kasi kung di nyo tatanong, I'm a big fan of Spider-Man. So yeah, siya yung favorite superhero ko until now. Hindi lang halata. But definitely yun. So since pa nung kay Tobey and then kay Andrew and now kay Tom Holland. So yeah, and finally, ito na nga yung pangatlong Spider-Man movie under kay Tom Holland. Si Tom Holland yung gumanap. So, ngayon, titingnan natin. Actually, inabangan ko tong trailer na to na lumabas that day. But, ayun, na-late lang yung reaction and yung pag-react ako sa video na to. Ayun, but better late than never. So, eto, gagawa natin siya. Papanoorin ko yung trailer and then I will just give some points based on sa mapapanood ko. Kung ano yung mga abangan natin sa Spider-Man. So, to all Spider-Man fan out there. So, yeah. This is for us. I'm a big fan of Spider-Man. So, tingnan natin kung ano yung pwede nating makita or malaman dito sa trailer na to. Right? So, samahan nyo. Panoorin natin. Look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop. Come on. Miss my spider lord. Exciting. Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. Ayun. Pause muna natin. So, as you remember yung last scene doon sa Spider-Man 2, which is yung kalaban niya si Mysterio. Di ba yung last scene doon, parang ni-reveal ni Mysterio yung identity ni Spider-Man. Spider-Man's real name is... Spider-Man's name is Peter Parker! What the f***? So, kasi di ba yung one, sa hindi pa nila kilala kung sino si Spider-Man talaga, not even yung friends niya, and then si MJ, hindi niya kilala. And then, doon sa part 2, yun nga, yung si Mysterio na yung kalaban nila. Last scene doon, parang nireveal na ni Mysterio na si Spider-Man is really si Peter Parker. So, yun. So, ito yung first ano ng scene na to na parang may billboard na siya na pinapakita na siya si Spider-Man. And, yun, nalaman na nga ng buong mundo kasama ng mga friends niya and si MJ. So, yun. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. Stay safe, number one.
So, apparently, hinuli si Peter Parker dito sa trailer, ha? Ito yung simulang ano. Kasi nga, as malalaman natin nung Spider-Man 2, siya yung pinagbintangan na pumatay kay Mysterio, which is, yun naman yung naging scene na siya yung pinagbintangan ni Mysterio na siyang pumatay doon, which is yung mga drones naman, but definitely, yun nga, si Peter Parker or si Spider-Man naman yung parang nag-instruct doon sa mga drone na patayin si Mysterio. So, kaya pala siya hinuli dito. Alright? So, yun. To what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me, sir. Okay. Steven. Amazing. That feels weird, but I'll allow it. So that he never did? Parang nakakasual lang siya. Strange. Pero nakaano pa din siya yung cape niya. It's too dangerous. Fine. I won't. Wait, hold on. Alright. So, pumunta si Spider-Man or si Peter Parker kay Dr. Strange. Sabihin siya ng tulong. Since yun nga, by the way, ang ganda ng outfit ni Dr. Strange. Parang business casual lang, pero nakakay pa din. So yun, humihingi siya ng tulong kay Dr. Strange na, yun nga, kasi na-reveal na yung identity niya na si Spider-Man is really si Peter Parker. So gusto niyang parang i-erase sa memory ng mga tao na siya si Spider-Man. So humingi siya ng tulong kay Dr. Strange since merong capability si Dr. Strange na baguhin yung time or yun nga. Kasi meron siyang power to, ano, parang pumunta sa ibang dimension or multiverse, kumbaga. So kaya humingi siya ng tulong. So let's see. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Okay, some people still know. So pero sinabihan siya na isa ng kasama na ano, huwag gamitin yung spell na yun kasi medyo delikado. Pero ginawa niya pa din. Alright. Wait. Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. Oh, my animation's really good. Stop talking. Whoa. Yun, so makita ito sa trailer, guys. Una, yung inano na ni Dr. Strange yung spell. May isang ano, yung parang ring na yun na light. Mag-isa lang siya. And then eventually, since parang nadidistract si Dr. Strange, yung kulit na naman ni Peter Parker. So may mga tanong siya na ayaw niyang ipa-erase yung memory ni Aunt May niya and ni MJ and then si Ned's, yung friend niya. Parang nadidistract si Dr. Strange dun sa spell. Mapapansin nyo, may instead of one na pa yung ring na ginawa niyang, kinast niyang spell, naging tatlo siya. So parang nagulo. Kumbaga, na-distract yung original na plan dun sa spell. So, nagkaroon ng tatlong parang ring or yun, parang mapupunta siya sa multiverse na tinatawag. Okay. Tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. It's you trying to live two different lives. Wow, ganda ng trailer. Okay. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Sorry. Be careful what you wish for, Parker. May mga magbabalik. Hello, Peter. Chucks, ang ganda. Sobrang exciting. Abangan ko to. So, ayun guys, for me, parang ang nangyari dito, since yun nga, parang na-distract or nagulo yung spell na kinast ni Dr. Strange instead na isa lang yung gagawin niya na parang si Peter Parker yung present. Naging tatlo. So, my opinion is parang mapupunta siya sa tatlong multiverse, kumbaga. So, yung tatlong nakast na spell mapupunta sa tatlong time, kumbaga. So, hindi lang yung present, parang maging yung past times niya or yung multiverse mapupunta. So, parang, ang inaabangan ko dito is, in-expect ko, hindi lang isang Spider-Man yung magpapakita sa movie na to. So, it could be tatlong Spider-Man since we already have three gumanap na na Spider-Man. So, it could be sa time ni Tobey and then yung time ni Andrew and of course, yung kay Tom Holland na Spider-Man kasi tatlong multiverse yung nagawa, kumbaga. And kung makapapansin nyo dun sa trailer, guys, may tatlong klaseng Spider-Man or costume na nakita natin, yung original na costume ni Spider-Man, which is yung kay Tobey, yung may mga ano, maraming web, kumbaga, sa costume. And then yung kay Andrew,
na costume. And then yung isang costume ni Spider-Man, yung present na nakita natin sa Avengers, yung may mga ano, may mga galamay ng spider. So yun, so tatlo doon nagpakita. So it connotes lang na merong tatlong Spider-Man na magpapakita sa movie. And not just that, meron ding mga villains na magbabalik. So if you're familiar with Spider-Man ni Tobey Maguire, si Dr. O, and andun siya. So meaning talagang parang na po yung isang ano, nabuksan yung time, isang multiverse papunta doon sa time ni Andrew, ay ni Tobey para. And then andun din si Green Goblin, yung kalaban ni Tobey din. Andun din siya. So nagbabalik yung mga kalaban na yon, which is yung matitindi. And mapapansin niyo din kung titingnan niyo yung trailer na maigi, parang meron ding Sandman doon. Parang yung kinakalaban, mapapansin niyo doon yung naka-black suit si Tom Holland as Spider-Man. So andun, parang may Sandman, and then merong Electro na makikita, which is naalala natin, si Electro is kalaban ni Andrew na time, right? Yung electric, yung ano, yung, basta yun. So si Electro yung tawag doon, andun din siya. So meaning to say, magsasama-sama yung mga villains doon dito sa trailer na to. So hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, or baka marami pa. Ang sabi nga, baka merong anim na villains dito sa Spider-Man No Way Home na to. So, meron silang anim na harapin at hindi lang nag-iisang Spider-Man ang harap sa kanila. So, it could be three sa mga gumanap na Spider-Man. So, let's see kung si Tom Holland lang din ba yung gaganap sa tatlong yon, or baka magkakameo yung mga naunang Spider-Man, which is si Tobey or and si Andrew. So, yun yung aabangan natin. Sobrang exciting. And, yeah, for a Spider-Man fan like me, sobrang excited ako. Sana nga. And it will be released, I think, on December, guys. So, sana by that time, pwede na tayong manood sa big screen. I mean, dito sa Philippines, given the COVID case scenario, sobrang malala pa din. But, I'm hoping na sana pwede na ulit manood sa mga sinehan sa big screen. Kasi, sobrang gusto ko siyang panoorin sa sinehan talaga. Sana, and sa December pa naman to, and aabangan natin itong lahat. Right, so sobrang ganda niya. Yung trailer pa lang, sobrang nakakaabang na. Kasi hindi lang isa na Spider-Man yung lalabas. And then yung kwento, so gusto kong malaman paano nangyari yung ganun na mag-crossover yung mga gumanap na Spider-Man, which is very exciting. And the villains as well, magko-collab yung mga villains dito. So, sobrang exciting, guys. Kaya abangan natin, mga Spider-Man fan out there, so alam nyo na anong gagawin. Alright, guys. So, that's my take dito sa trailer na to. So, excited lang ako for some reasons na yun nga, may in-expect ko talang Spider-Man yung lalabas. Very, ano siya, nostalgic, kumbaga. So, kaabang-abang. So, wait natin sa December. Right? So, yun lang, guys. I hope meron kayong excited na din kayo, lalo na sa mga Spider-Man fan out there. Meron tayong aabangan sa December, and sana makapanood na tayo sa sinihan and wala na tong COVID na to. Okay? So, again, thank you very much for watching. This has been your boy Poloy, Spider-Man, work from home. Hanggang sa susunod na video. Paalam!